Good day mga ka-sounds, welcome po sa ating YouTube channel. Ito ang Top Pro X15A or active speaker or powered speaker. So curious ako, gusto kong tingnan kung ano ba ang laman nito sa loob, no? Kasi hindi ko pa nabubuksan ito eh. So I'm sure marami din sa inyo dyan interesado na gusto nyong makita kung ano ba ang laman ng speaker na ito sa loob. So ngayon, ito na yung opportunity para makita natin kung ano ba ang laman niya sa loob ng speaker na ito. So bago yan, pasadahan muna natin, no? Ayan. Ito yung speaker na Top Pro X15A. So ito yung likod niya. Ayan, ito. Sensitivity, in, line or mic, volume, signal limit, power, contour, on and off, tsaka yung input, na XLR, link, ayan, ground, so, tas logo, X15, 15 inches, two-way, active, loudspeaker, program power, 400 watts, peak power, 800 watts, and then may vent, air vent siya dito, and then fan, tapos yung AC input, and then yung power on. So, ito yung likod niya, and then yung sidings naman niya, yung kabilang side niya is flat lang. Yan, naka-flat lang yan. Tapos yung kabilang side niya is hindi siya totally flat, no? Ito yung flat side. Tapos meron siyang parang naka-contour ng konti for, for floor monitor purpose positioning. So kapag gagamitin nyo siya as floor monitor, so pwede itong side na ito, itong naka-contour, yan yung ihiga nyo sa floor. And then of course, obviously naka pole mounted siya, readily pole mounted siya, may hole siya dito. And then ito, lock, screw lock para hindi siya gagalaw-galaw kung gusto niyo yung naka-steady. And then may of course may rubber footing, no. So yan lang yung itsura niya. So bubuksan na natin. So ayan mga ka-sounds, bale ito yung pinaka-module niya, no? Kapag nabuksan mo na, kung makikita nyo dito, may compartment, module compartment, sarado pa rin siya, no? Box, hindi siya kita agad sa loob. So kung meron kang gusto mong ayusin yung speaker, so hindi mo maa-access dito sa likuran, kundi sa harapan. So ayan, ito yung butas niya dito. Para sa mga wires na ito papunta sa loob, naka-candle glue siya para hindi gumalaw. Tapos may dalawang wire. Itong wire na ito is papunta dito sa ating controls, no? Sa volume knob, nandito sa line in, line out na mga switch. Yan, kung gaganunin mo yan sa harapan, dito. Ito siya. Tapos dito naman, ito yung mga kumbaga sa loob nito, yung pinaka-amplifier niya. So hindi naman tayo technician, no? So hindi natin alam talaga kung ano ang mga diyan, mga resistor, mga capacitor sa loob, kung ano man ang tawag diyan. Basta ipakita ko lang sa inyo yung loob. So pwedeng ma-detach ito, matanggal. Kapag ipapaayos nyo, pwedeng ito lang ang dalhin siguro, no? Kung wala namang sira ang speaker, kundi ito lang. But anyway, pwede naman dalhin lahat na 'yan. Tapos itong nakabalot na ito, ayan, itong nakabalot na ito. Hindi ko na tatanggalin tong itim na foam, no, na nakabalot kasi sinalat ko. Ayan, napi-picture out ko na agad. Ano 'yan? Separator din 'yan, connector. Separator, yung parang ganito, male and female, na pwede mong ipaghiwalay. So, ibig sabihin, matatanggal ito, natatanggal ito, maging ito, natatanggal din, para, yun na yung sinasabi ko na pwedeng ito lang ang dadalhin mo. So, ayan, nabuksan na natin mga ka-sounds. Ito na yung pinaka-module niya.
And then, yung compartment, module compartment. So, naka-enclose siya, no? Hindi siya direct na bubutas. Naka-enclose siya, may lagayan talaga siya. So, meaning, hindi mo makikita yung speaker kapag bubuksan mo sa likod. Kung may titingnan ka sa speaker, so at least alam na natin na hindi dito ang bubuksan natin kung gusto mo makita yung speaker, likod ng speaker, kung may naputol ba na wire doon sa loob ng speaker or may natanggal. So hindi dito kasi may enclosure siya eh, sarado. So kumbaga ito lang. So ganyan lang yung itsura niya sa loob. Yan. Dito, okay. So ito yung sa power supply. Tapos ito yung sa on and off switch. So yan lang. Ngayon, yung sa harap naman, bubuksan natin. Ayan mga ka-sounds, oh. Napakaganda ng paper cone. Masyadong premium yung quality. Nararamdaman ko makapal. Oh. Solid. Yung texture ng paper, very thick. Makapal siya. Ayan, tingnan natin ang malapitan. So ayan, oh, napakakapal ng ano ng paper cone na ginamit. Siguro ito yung dahilan kung bakit masyadong maganda yung quality din niya, no? Yung sound quality, yung pagka-bassy niya talagang maganda. Tapos basa-basa pa yung ano, pintura. Ayan, no? Dumidikit pa yung balat ko. So okay na okay siya. Yun nga lang, sa tingin ko, paano kaya to bubuksan yung ano? Ah, alam ko na. Kasi pag gusto mong tanggalin tong speaker, so hindi mo siya mahuhugot sa harapan. Kasi yung screw ng speaker, nandito pa yan sa loob, oh. Mga nandito pa yan banda. So hindi mo to maaalis basta-basta. At sa likuran naman, nakita nyo naman, nakasarado yung module compartment. So hindi mo rin siya mahuhugot dun. Talagang dito sa harap. So, ang mangyayari is, itong mga screw na ito, screw to eh. So, tatanggalin mo yan para itong mismong plastic, kita nyo may separator. So, matatanggal yan. Aangat to, itong muka ng plastic na ito. Maangat yan. Pero, dapat tanggalin muna to pa isa-isa yung mga screw. Yan, sa kabila, meron din yan. Para ma-expose, ma-fully expose itong speaker. So, kumbaga, magse-separate itong box sa dalawa. Yan. Para ma-expose na yung speaker at yung mga screw niya na nandito sa gilid-gilid. So, medyo mahirap lang baklasin, no? Ang speaker sa model na ito. Kasi yung mga ibang box, yung mismong speaker, naka-ano dito, naka-screw dito sa mukha niya. So, mas madali yun tanggalin. Ito naman mahirap dahil yung mismong box ang magse-separate. So ayan mga ka-sound. Ito na yung sinasabi kong cap dust ba ang tawag nito. Yung kung nakita nyo yung video ko sa Kevlar na ano na binaklas din natin na size 12 na passive, 'di ba nabanggit ko 12 inches lang yun, pero yung cap dust niya is malaki, parang di 15. So halos magkapareha sila ng size, oh. So 15 ito. Ito yung size ng cup dust niya, malaki. Yung Kevlar din, size 12 lang yun na speaker, pero yung cup dust niya, parang ganito rin kalaki. Maganda yung logo niya, oh. Laminated plastic na makapal. Maganda yung quality. Tapos, nakadikit lang yan dito. Hindi siya nakascrew, nakadikit lang siya ng kendel glue. Ito, kendel glue to. So, maganda naman yung pagkakadikit, hindi basta-basta matatanggal. Kasi minsan yung mga ibang ganitong klase na hindi naka-screw, natatanggal yung logo sa katagalan. Pero ito I think hindi basta-basta matatanggal to sa paglipas ng panahon. Not unless uukitin mong ganyan, sadyain mong tanggalin. No? Kaya no worry
na matanggal, kasi minsan kasi pag natanggal, although wala namang big issue yan kasi logo lang naman yan, pero mas maganda tingnan kapag nandyan pa rin yung logo, emblem, no, hanggang sa katagalan ng panahon. So ito, nating tuwori tayo na matatanggal basta-basta tong ano niya, yung emblem niya, logo, kasi nga grabe yung pagkadikit ng candle glue dito, solid. So nice job. And the logo itself, emblem, is premium, maganda. Plastic na laminated na ano, stang, ganda niya, quality. So as I've said kanina, kung gusto niyo talagang baklasin yung speakers, dito, no, may mga screws yan, kung makikita nyo, screws yan nandyan dito sa baba, tapos dito rin magkabilaan yan, of course, and meron din dito nakatago, madilim, ayan, dito yan, kung nakikita nyo dito meron din. So mahirap, kung hindi ko na lang siya babaklasin kasi napakahirap, no. Kung gusto nyo lang talagang tanggalin yung speaker sa loob, kasi as I've said, sa harap hindi siya possible na matanggal ang speaker dito sa harap kasi natatakpan siya ng plastic molded na enclosure. So kung gusto niyo talagang tanggalin yung speaker, so dito babaklasin niyo yung mga screws na yan. So bali mga ka-sounds, naisipan kong buksan ko na lang sana talaga, no, para at least makita din talaga natin, although as I've said, wala namang ganap talaga sa loob na yan kasi speaker lang. Gusto ko lang sana makita kung ano yung speaker, kung may mga indication ba sa likod ng speaker, like yung brand, kung anong brand ng speaker ang ginamit, or ganon, yung mga anong nakalagay ng mga information dun, kung meron man, or wala. Kaya naisipan kong buksan ko sana. Although, as I said kanina, ang hirap niyang buksan kasi ang dami niya, mga screws, no? So, nung naisipan ko nang buksan ko sana sa kasamaang palad, eh, talagang hindi ko pwedeng mabuksan kasi kailangan mo ng special tool nung mahabang screw driver. Kasi napakalalim niya mga ka-sounds, tingnan nyo. Ito hindi abot, to. Nababangga na kasi yung handle ng screwdriver dito sa katawan niya. So, hindi abot. So, dito pa yan, no? Hanggang dito lang yung screwdriver ko kasi nababangga na nga. Yan. So, hanggang dito lang siya. Eh, yung screw, kita nyo naman, nandito pa. So talagang no choice. Although ito, nararamdaman ko na ayun, pwede sana kasi malapit lang, siguro nandito lang banda yan, kaya lang ito hindi talaga pwede, kailangan ng mas mahabang ganito. So dito rin sa baba meron pa palang nakatago dito, hindi ko na ipakita kanina, wala, nasagad na, nababangga na yung handle ng screwdriver ko, hindi ko pa abot yung screw. And also yung dito, abot naman yan, okay, pero itong dito lang talaga hindi po pwede. Ayan, no? So sorry mga ka-sounds, kahit gusto ko mang buksan, so wala akong mahabang screwdriver. So ayan mga ka-sounds, thank you so much sa panonood and sa maiksing video na ito. Sana nakapulutan nyo ng information, ano? So thank you so much and God bless po. See you on my next video. To God be the glory, everyone.